Dahil nakuha niyo na or nalalapit niyo na makuha yung pinapangarap niyong mga bahay, nag-iisip kayo ngayon kung paano ito lalong pagagandahin. Pero what if yung iniisip mong design is hindi pala pwede? What if meron ka nang naisip na gusto mong renovation pero hindi pala siya allowed? And what if nakapag-renovate ka na pero hindi pala pwede yung ganong klaseng design? Ano ang gagawin mo? So guys, sa mga previous videos namin, napakit na namin yung walk around ng bahay, yung mga magaganda and also yung mga negative sides dito sa Amaya. Kami mismo marami kaming gustong ipagawa dito pero merong mga pwede at meron din namang mga hindi pwede. Kaya stay tuned para mapag-usapan natin yung mga bagay nito. Hi, I'm Ping and nag-aalaga pa rin ng baby si Abby. So parang hindi ako tumutulong sa pag-aalaga. Pero behind the scenes meron naman ako Abby. Para sa mga fellow people namin dito sa Amaya, sana makatulong itong video na ito para mabigyan kayong idea kung gusto nyo nang magkaroon ng home improvement or renovation. Kung nakakuha ka na ng unit dito at nag-iisip ka na ng for renovation mo, or na-turnover na yung unit mo pero hindi ka narinig ng orientation, para sa'yo ito ang video na ito. So for today, pag-uusapan natin yung mga sumusunod na ito. Una is yung background. Pangalawa is yung design criteria. So sa background, pag-uusapan natin kung anong klaseng design ba ang gusto ni Amaya. Sa design criteria, meron tayong lima. So una, pag-uusapan natin is yung fence and yung grills. Tapos pangalawa is yung roof. Pangatlo is yung window. Pang-apat is yung landscape. Pang-lima is yung paint colors. So bakit ba alam namin itong mga to? Kasi during yung unit turnover, meron tayong orientation na ginawa sa admin. So diniscuss naman yung mga bagay na ito. So pag-uusapan natin dito yung mga frequently asked questions para mabigyan kayo ng guide kung ano ba yung mga pwede at hindi pwede sa ating mga unit. So mabilis lang naman ito, no? At dahil dyan, umpisahan na natin. Una sa ating topic is yung background. So ano ba yung design criteria na gusto sa atin ni Amaya? So according kay Amaya, ang gusto nila is modern contemporary. So ano nga ba ibig sabihin ito? Ayon sa research, magkaiba pala itong dalawang ito. So meron tayong modern and meron tayong contemporary. Ayon kay Google, sabi is modern style is firmly rooted in the early to mid 1900s and involves strong lines with natural colors. Okay. Si contemporary style naman is it involves the trends of the here and now. Wow. So ano nga ba ibig sabihin ito? Hindi ko din alam. So parang ang sinasabi ni Amay dito is ang gusto niyang design para sa atin is yung timeless or yung tipong hindi siya naluluma. Parang medyo future-proof yung dating ng ating design. Okay, tama na tayo sa research. Punta na natin yung ating mga design criteria. Una, ang sabi natin is yung fence and yung grill. So ito yung unang-unang mapapansin kapag katumingin ka sa isang bahay. Ano ba yung itsura ng fence or yung bakod nila? Tapos anong klaseng grills yung nilagay nila dito? Bali, sa unang tingin dito mo makita kung gaano kayaman yung nakatira. Kidding aside, ito yung pag-iisipan mo mabuti kasi every time matitignan mo yung bahay mo, ito yung unang-unang mong makikita. So based sa pattern book, pakinggan nyo yung mga details na ito. Unang-una, para sa fence and grills nyo, bawal dito yung typical na nakikita natin sa mga gate, yung parang may bakal tapos may mga tusok-tusok sa taas. Hindi ini-encourage dito yung mga vertical designs, no? More on horizontal yung nakikita ko dito. Siguro ayaw nila nung vertical kasi parang kuluhan. Pero ang advantage kasi nito is kunyari may aakyat sa bahay or may magtatangkang magnakaw sa loob, diba? Mahirap akyatin yung vertical. Unlike dun sa may horizontal, pwede mong gawing tapakan para makaakyat ka over the bucket. So kung ganun yung design mo, tingin mo madaling mapasok yung bahay nyo, no? Pero bahala na doon si security ta. Pero based on experience, kami nga walang bakod eh. Pero safe naman yung bahay namin. So nothing to worry about. So para magkaroon kayo ng idea, ito yung mga sample designs natin based on sa ating pattern book. Second sa ating listahan is yung roof. So ito is hindi mo naman siya typical na nakikita unless aakit ka sa bubong. Pero ang design ng bubong natin is dapat yung slope niya is toward dun sa harap ng ating bahay. So magkakatalo lang tayo sa materials na ating gagamitin pag nagpa-home improvement tayo or nagpa-renovate tayo ng ating mga bubong. So ano ba yung mga bawal dito? Ang bawal dito is yung parang bubong na may patusok, tapos yung iba is may pa-curve. Tapos yung iba naman is yung parang yung bilog yung bubong, no? Parang domain natin. So ayun, yun yung mga bawal. Kasi baka mamaya gawin nyo daw castle or gawin yung temple yung bahay nyo. So ayun, hindi siya allowed dito sa Amaya. Ang dating kasi pag ganun is parang hindi siya gawa ni Amaya or hindi siya original design ni Amaya. Para maging guided tayo ulit kung ano ba yung mga designs na pwede, ito yung mga sample photos based sa ating pattern book.
Okay, so puntahan natin yung pangatlo sa list natin, which is yung Windows. So sa Windows, pwede naman siyang palitan, pero ang alam kong hindi yata pwede is yung papalitan mo yung pwesto ng window ko. Hindi ako sure dito, pero ang alam ko ganun. So para sa mga nakakaalam kung pwede ba yung ganun, please comment down below para ma-correct ako at malaman din ng ibang mga viewers natin. So ayun na nga, balik tayo sa design. So kung papalitan niyo ito, pwede naman, pero more on a glass window na rectangle din dapat yung ipapalit niya dito. So ang bawal dito kapag pinalitan niyo is yung parang may mga curvy designs or kung pabilog yung ipapalit niyo. So para maging guided ulit tayo, mag-refer tayo sa mga photos na ito based sa pattern book. So, nakatatlo na tayo sa design criteria natin and 2 more to go. So, kung nandito ka pa at sa tingin mo nakakatulong itong video na ito para sa'yo, sana naklik mo na yung like button. Okay? So, kung naklik mo na, ang masabi ko sa'yo is thank you. At dahil dyan, proceed tayo sa last 2 criteria natin. So, pang-apat sa list natin is yung landscape. So, ano ba yung landscape? Dati, ang alam ko, pag sinabing landscape, ito lang naman yung halaman nandun sa tapat ng bahay. Pero hindi pala siya ganun. Ang meaning pala nito, ayon kay Wikipedia, landscaping refers to any activity that modifies the visible features of an area of land. Bali, ang pinasabi dito, ito yung magiging design ng land mo or dun sa area or sa lote ng bahay mo. So, pwede dito yung typical na meron kang grass sa bahay mo, halaman sa paso, at pwede rin magtanim dun sa lupa mo. Pwede din daw ang certain small trees or tall plants na mag-serve as barriers from your kapitbahay. Wow, funny. So, pag-usapan naman natin kung ano yung mga bawal dito. Sabi nung orientation, bawal daw yung maglalagay ka or magkatanim ka ng malaking puno. Siyempre, parang common sense naman, no? Ang effect kasi nito is possible na yung dahon ng puno mo is mahuhulog dun sa kapitbahay or pwedeng yung ugat ng puno mo is mga kapitbahay. Then, ang next na bawal is, bawal daw maglagay ng kung ano-ano sa may lote mo or sa area mo na hindi magmamatch dun sa modern contemporary design naman. Mamaya, maglagay ka ng fountain dyan, no? So, ayun, hindi siya allowed. So, para maging guided kayo kung ano ba yung mga pwede sa landscape natin, tignan nyo itong mga photos na to kung ano ba yung mga pwede based sa ating pattern mo. So, last item natin is yung paint colors. During orientation, sabi sa amin, pwede naman daw tayo magpalit ng color sa labas ng ating bahay. Pero, dapat family of colors siya nung standard ni Amaya. So, ito yung mga sample ng colors na yun. So, yan yung mga pwede at yung mga wala dyan, syempre yun yung mga bawal. So para sa akin, maganda na nga yung color ng unit natin. Simple lang siya. So kung gusto mo magpalit ng color, ay di palitan mo, bahala. Hindi, joke lang. Pero ayun naman. So pwede ka magpalit ng color as long na yung color na mapipili mo is andun sa list of allowed colors ni Amaya. Okay guys, so na-discuss na natin yung design criteria dito sa Amaya. Meron pang mga in-depth details dito pero pag-usapan na lang natin yan kapag dumating na yung time na magpaparenovate na rin kami. Ang reason is para mas accurate yung information na mabibigay namin sa inyo. Kaya para mapanood yung mga future videos namin, please click yung like button, subscribe and yung notification bell para maging updated kayo sa mga future uploads namin. Pero meron pa kami ipapakitang short video clips lang para makakita kayo ng sample ng mga renovated na bahay. Kaya huwag muna kayong alis at tapusin yung video hanggang sa dulo.
So ayan, kung makikita nyo, meron tayong sample ng bahay na merong bakod. Tapos yung area ng garahe nila is nalagyan na rin ng bubong. So guys, napakaganda, no? Kung gusto nyo magkaroon ng ganito klaseng renovation, ayun, mag-ipon na rin kayo. Mag-ipon na rin kayo para sabay-sabay tayo makapag-renovate. So mukhang na-cover naman namin lahat yung dapat ating pag-usapan today. And para sa mga viewers and unit owners natin na nakapag-renovate ng bahay, ang masasabi ko lang sa inyo is, sana. Napakagaganda po ng bahay nyo and inspirasyon po namin kayo para mag-ipon at hindi bumili ng kung ano-anong dito. So kung meron ba kayong gustong itanong at malaman, feel free to comment down below para mapag-usapan natin ang mga ito. And also, huwag niyong kalimutan i-like yung video na to kung sa tingin niyo nakakatulong kami sa inyo. And as always, nagpapasalamat kami sa lahat ng mga nanonood ng videos namin, especially yung mga nagtapos hanggang sa dulo. So medyo madami rin nagko-comment sa amin na taga-Amaya, no? So ang masabi lang namin is, good luck sa unit nyo and see you kapag andito na rin kayo. So kung meron na kayong... Kung may naisip na kayong designs para sa renovations nyo, pag-usapan natin to sa mga susunod naming videos kapag magpaparenovate na rin kami. Yun nga lang is medyo matagal-tagal pa yun kasi hindi pa kami budget ready. So kung meron yung unit dito or nagbabala ka palang kumuha ng unit kay Amaya, samahan nyo kami sa next video para mailibot namin kayo dito. Again, please support us by clicking like, subscribe, and your notification bell. At kung tapos na, see you on the next video.